Imagine, pinanganak 1970. 'Di ba? 2021 lang nag-file ng nagkumuha ng birth certificate under the pretext of a late registration. Parang kaduda-duda 'yung gano'n. Filipino citizens or citizenship for sale, or hindi kaya Filipino passport for sale, o hindi kaya Filipino identities for sale. Can own a Philippine driving license from the LTO that after 90 days they can have their own driver's license. Yes, Mr. Che, basta makompile lang nila yung requirements, Mr. Che. Thank you so much. Okay, following yung sinabi ni Congressman Fernandez, so ibig sabihin kailangan pagdating nila 90 days pwede silang issue ng temporary driver's license. Mr. Chair, actually hindi na ini-issue ng temporary driver's license for as long as may puprove nila na within the 90 days period yung kanilang stay. Kaya nga, how would you know? How would LTO know na dumating, kunyari, dumating kahapon, March, ano ba ngayon? March, let's say March 19, dumating. So you'll count 90 days, correct? Yes, Mr. Chair, pag mag-a-apply na lang po ng Philippine driver's license, doon na lang po namin ma-check kung... Paano kung one year after siya mag-apply? So, anong control at regulation na pwedeng gawin ng LTO? Basta may valid stay pa siya, sir. Pero yung regulation niya says 90 days eh. Ang tinatanong natin, if after 90 days, nag-apply siya, okay. Diba? Yung sabi mo eh. Yes, Mr. Che, basta pag after 90 days, pag makita natin na mayroon pa siyang valid na visa to stay, kinoconvert pa po na, binibigyan pa po natin, Mr. So Che. That is when he appears before the LTO after the 90 days has expired, correct? Yes, Mr. Che. Okay, ngayon, kung after 1 year siya nag-appear, basta ma-prove niya, sir, na mayroon pa rin siyang, napadagdag pa rin siya ng visa niya, Mr. Che. Siyempre naman, pupunta siya sa inyo after 1 year. May extension siya ng kanyang visa. Pwede pa rin, Mr. Hindi naman siya pupunta doon and show you na expired yung visa niya. Automatic, he will not issue a license, di ba? Yes, Mr. Che. Oh, so ngayon, ang tanong, gaya ng tanong ni Congressman Dan Fernandez, kapag binigyan niyo siya nung na-convert siya, di ba, tawag niyo conversion? Yes, Mr. Che. Okay, you have a record of persons that has driver's license that are converted. Meron kayo? Ang verification kasi namin, Mr. Chira, through name, wala pa, hindi pa namin na-try na mag verify so yung nationality ang wala kayong data. Hindi, kasi nga siyempre, Mr. Cortez, ang ano nang natin yung meron ba kayong record yung nag-apply ng conversion? Yes, Mr. Chira. Marami, may record, may database kayo niyan. Yes, Mr. Chira. Is there anyone in the board that has a record in LTO na nagpa-convert? Yun ang hindi nag-appear sa verification, sir. Record lang ng license. So, if that is the pleasure of the body, Mr. Chair, hanapin pa namin yung ibang kwa niya na by converted or talagang Now that I personally know that pwede pala yun, no? That they can be issued a driver's license, but they cannot purchase a lupa. Now, kasi foreigner pa rin sila eh. Hindi ba? So, because when they presented before the LGU, when they were acquiring a property, they were using spurious documents, no, to say that they are indeed Filipinos, but they are not. So, isa dun sa pinakita nila, yung driver's license, yung birth certificate na late registration, which is actually a problem of the PSA, di ba? Imagine, pinanganak 1970, di ba? 2021 lang nagkumuha ng birth certificate under the pretext of a late registration. Parang kaduda-duda yung gano'n, di ba? Okay lang siguro, 1 year after, 2 years after, or 3 years after, dahil pinanganak sa malayong lugar, doon lang sila nagrehistro sa kanilang local civil register. Doon lang na-record siguro. Pero yung 30 years, 20 years after, before they are registered, and in the pretext of a late registration, doon sila nakakuha ng birth certificate. Yun ang
yun ang tinitingnan natin, because we're saying that the issue at hand is now a national security issue. Bakit? Kasi apparently Chinese men and women acquiring properties in the country, eh medyo may malaking naglalarong tanong sa ating isipan, di ba? Some would say there is a creeping invasion na ginagawa, hindi lang sa West Philippine Sea, kasi ngayon pumasok na sa San Simon at saka sa Mexico Pampanga, di ba? At ang masakit nun, there seems to be some people in government that are in cahoots, no? For lack of a better word, in cahoots with this Chinese syndicate. Filipino citizens or citizenship for sale, or hindi kaya Filipino passport for sale, or hindi kaya Filipino identities for sale. At ang gumagawa lang naman yan, yung mga hindi talagang totoong nagsasubmit ng totoong dokumento. So, and that's the very essence of this inquiry. And we would really look deeper into this so that we can come up with legislation para ma-address itong issue nito. For all we know, baka yung kapitbahay mo, Chinese spy na. Di ba? Hindi natin alam all this issue. So, thank you, Mr. Chair. Yun lang, no? Yung mga names that are there, baka naman may information that they can share with us as to who are these people talaga. Talaga bang Chinese yan o talagang Pilipino yan? Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Barbers. Anyway, before I will give the floor to Chairman Dan, LTO, sir, yung sinasabi mo bang after 3 months, yung the matter that was discussed by you to this committee, ano ba yun? That's part of the IRR only, or memorandum order circulars ng LTO, or specific guidelines lang, or under the law? Sa IRR, Mr. Chief. IRR. Yes, Mr. Chief. So, I hope you can have an initial recommendation to the LTO leadership to review that IRR. Kasi now, it's really a problem to us. No? Inaabuso na po ng mga involved ng mga individual. Now, if you need an amendments to your charter, please feel free to send us a communication with regards to that matter that was discussed, no? Kasi ito, in aid of legislation, but sabi ko na nga, of course, I understand we cannot fault you. Ang punot dulo nito is the PSA. Kaya nga, na-trace na natin, PSA may problema talaga hanggang doon sa civil registrar, no? So, yun, kaya kayo nagbibigay dahil may authenticated from the PSA, di ba? Tama? Oh, ganun din po, DFA, ganun din. Of course, BIR, ganun din yan. No, anong mga requirements? NBI clearance, ganun din yan siguro. Di ba, attorney? No? So, lahat-lahat yan, ito started with the civil registrar and the PSA. But of course, eh, habang hindi pa lumalabas ng committee report, if you have a palliative solution with regards to the issue, please, gawin nyo na po para at least ma-review at saka magawa ng mga amendments yung IRR with regards to that, yung conversion nga. Kasi, sir, sa totoo lang, the issue that you have discussed is about conversion. In the case of Eddie Young, it's not conversion. Because he is claiming to be a Filipino citizen since birth. Well, it turned out na talagang Chinese siya. May passport, kumpleto, binigyan ng DFA, pero hindi ginagamit ang passport. A Philippine passport, hindi. Chinese passport yung ginagamit niya. So, yun lang po, sir. Please be advised na kung may mga pwede na tayong i-recommend doon sa agency, gawin niyo na po. Huwag na tinintayin yung committee report. Please proceed. Just a short question lang. Yes. Did I hear it right? Sinabi nyo sa IRR? Yes, Mr. Chair.
nasa IRR yung provision na yun. But who gave the agency the right to pro, di ba, to ano yung equal yung foreigner at saka yung Pilip, sa IRR lang, wala yan sa batas, wala yan sa Republic Act, di ba? Wala Mr. Chair, pero I think meron kuan kasi yung ginagamit na whose Solomonic idea was that? Oh, hindi, before I was in LTO sa nandiyan. Hindi, baka may idea ka kasi, baka I don't know, I'm just surprised that, you know, the intent and the spirit of the law does not say anything that would allow a foreigner to own, di ba? To own a Philippine driver's license. And yet, in this case, because of the provision of the IRR, pinayagan natin. Parang Chairman Barbes, that's why, sabi ko na may directive or advice to LTO, please check na lang po yung IRR because please don't wait for the committee report to be approved sa committee at saka sa plenary for the adoption. Pakain na lang po, pag-check na lang. Yes, before Chairman Dan, Congressman Dagok, please proceed. Mr. Chair, I move to require LTO to submit that IRR issuances, LTO, memorandum, circular, whatever is that, to submit to the committee for our perusal para makita natin what's the legal basis. Will do, Mr. Chair. Thank you.